Hello sa inyo mga kasari, magandang tanghali po sa ating lahat. Actually, maulan ngayon mga kasari, kaya sinakto ko na wala masyadong bumibili. Ang topic po natin ngayon guys is yung diskarte ko po kung paano ko po nababayaran yung mga bills po natin and other expenses dito po sa sari-sari store natin at sa ating bahay. So yun po ang iisa-isahin ko sa inyo mga kasari, pero syempre bago po ako mag-start ay shoutout time na naman po ulit. Ayan guys, mag-start na tayo. Shoutout po sa inyo Super Tindera Vlog, Estrella Espinosa, Catherine Guillermo, LB Joy Bacalso, shoutout po sa inyo, and Ate JBTB, shoutout po sa inyong lahat, and thank you so much po sa panonood palagi. So mag-start tayo guys, 'di ba? Meron tayong mga bills na binabayaran and other expenses. So paano nga ba natin ito nababayaran? So itong tips na i-share ko sa inyo, ito talaga guys yung ginagawa ko. So kahit maliit yung benta parate o hindi naman kalakihan yung benta ng ating tindahan, ay nakakabayad pa rin tayo sa mga bayarin natin. Syempre hindi lang naman basta-basta kuryente at tubig yung pinagkakagastusan natin. Meron pa tayong mga iba pang gastusin, 'di ba? Saan ko nga ba kinukuha at paano yung diskarte ko? Paano yung pag-iipon ko para makabayad dun sa mga bayarin na yun? So, dun muna tayo sa bills. So, meron tayong dalawang bill. Yung bill natin sa kuryente at bill po natin sa tubig. So, unahin na natin sa kuryente. Paano nga ba ako nakakabayad? So, kami po dito ay merong isang kontador lamang. Pero, apat na bahay po kami mga kasari. So, dun po, sa apat na bahay na yon, meron lang tatlo na nag-share-share, nagahati-hati doon. Pero meron pong mga tapong na malaki yun sa kanila o maliit dun sa kabila. Yung isang tapong naman ay sakto lang. So, ayun po, kaya po nakakabayad kami. Hindi lang naman po sa akin lang lahat yung sa kuryente kasi hindi ko naman kakayanin kasi medyo malaki yung bill namin sa kuryente monthly. So, maabot siya ng pinakamalaki na ng 3,700, pinakamababa 1,000 plus. Kasi ngayon, mahal talaga ang singil ng kuryente. Kasi nga, monthly sila nagtataas. Kaya, pataas din ang pataas yung bill natin. At the same time, sa init ng panahon, syempre hindi natin may iwasang mag-electric fan. Kapag di tayo nag-electric fan, baka tayo ay ma-heat stroke. So, di ba, lalong gastusin pa yon. So, nag-electric fan tayo. Kaya, nakakadagdag din sa electricity natin, di ba, sa binabayaran natin. Kaya, medyo lumalaki-laki. Pero kapag malamig naman yung panahon, 'di ba? Bumababa naman yung bill natin. Umaabot siya ng 1,000 plus. Doon medyo magaan-gaan ang bayarin kasi konti-konti lang ang pag share-share namin. So nagtatapong-tapong kami. So konti-konti hindi aabot ng 1,000 kada isang tao. Pero ngayon na ano guys, umaabot siya ng 3,000 plus yung tapong ng kada isang tao, kada isang bahay ay umaabot ng 1,000 mahigit. Ganun po. So, hindi po masakit sa bulsa. Saan ko nga ba kinukuha yung pambayad ko sa kuryente? Ito guys, na-share ko na sa inyo. Nagtitinda po tayo ng yelo. Yung yelo po natin nakakahalaga ng 5 pesos. Napakalaking tulong niya kasi sa panahon ngayon, kahit medyo umuulan, napakainit guys ng singaw ng araw. Alam niyo yun na kahit makulimlim, sobrang init pa din. Lalo ngayon, mainit pa din. Naka-electric fan kami. So, yung araw-araw na benta namin, guys, sa yelo, yun yung iniipon namin. Yung mga bariya na tagli-lima-lima, bago mag-closing, binubuo ko yun ng tagbe-bente. Siguro, nakakabenta tayo ng 60-80 pesos a day. Pero, pinakamababa na minsan, wala masyadong bumibili ng 20 pesos. So, ang ginagawa ko, meron kasi ako nalagyanan, guys, ng benta sa alak. Dito siya sa pinaka-box and kapag naano ko na siya, pag magsasara na ako, binubuo ko na siya, dito ko naman na siya inilalagay. Dito sa lalagyanan na to, ito ay pa-pre. Bigay ito nung Christmas sa bayaran ng tubig. So, sineseparate ko sa kabilang side yung pambayad ng tubig. Tapos dito naman sa likuran, nakalagay yung pambayad ng kuryente. So, for example, ang
benta sa yelo ay 60, yung 40 sa kuryente, mas lamang sa kuryente. Tapos yung 20 naman, ilalagay ko naman sa tubig. Kasi yung bill namin guys sa tubig, mamaya i-share ko sa inyo kung magkano. So, ito na yung ipon. Ayan na. Nasa 800 plus na to. Yung 500, tapong siya nung kapatid ko kasi sumahod siya nung Monday. So, nagtapong siya ng 500, tapos ako, yung benta ko na sa yelo ay nasa 300. Kaya 800 plus na to. So, hindi pa naman nagre-reading ng kuryente bukas pa. Kaya makakaipon-ipon pa tayo. Tapos, ito naman guys, ayan, hindi pa kami bayad sa tubig kasi yung iba hindi pa nakakapag-share. Ayan. Ito pa lang yung ipon natin. Nasa 200 plus. Yung bill sa tubig, umaabot po siya ng 700. Yun na yung pinakamalaki. Ang laki nga ngayon eh. Kasi siguro tuloy-tuloy na yung tulo. Dati kasi, hindi tumutulo dito sa amin. Ilang oras lang mamamatay na. So, ayan. Dito ko po inilalagay. Tapos, yun sa tubig naman, guys. Yung tapong natin, 100 plus lang ng 100 plus. Minsan, umabot ng 200 plus. Kasi medyo mura lang naman, diba? So, magtatapong-tapong din yung ilang bahay para mabayaran. Kasi sa tubig, isang kontador lang din ang tubig. Kaya, ayun. Ang pinaka-disadvantage nung tapong-tapong, minsan nade-delay yung isa magtapong. Yung isa naman, walang pantapong. Tapos, ayun. Mahirap magbuo ng pambayad. Lalo na sa akin pa nakatoka yung ganun. Talagang ako yung nai-stress talaga lagi kapag hindi pa buo yung pambayad. And kapag nabubuo naman siya, so malaking aluan na yun sa atin. Kasi mahirap naman na mawalan ng kuryente, lalo na kung may business tayo gaya nitong sari-sari store. Nilalagay kasi natin sa rep yung mga soft drinks, ayan, diba, para lumamig, alak, tsaka mga iba pang inumin. Kaya mahalaga talaga ang kuryente sa tindahan. Lalo na kung may mga frozen goods para hindi mabulok, diba? So, ayun, yun sa tubig, na-share ko na din naman sa inyo. And yung other expenses, syempre yung food namin. Saan ba namin kinukuha? Kinukuha po namin yan sa kabuuang kita ng tindahan. Kumukuha lang po kami ng 10%. So, for example, naka-2,000 kami, kukunin namin doon 200. Pero hindi lahat namin yung nauubos. Kasi yung budget lang namin, guys, sa pagkain namin, umaabot lang ng 150 to 180 pesos. Yun lang po yung budget namin. Buong maghapon na yun, diba, napakatipid. Kasi, mostly, ang niluluto ni Jowa ay mga sinabawan na ulam. Kasi mas tumatagal siya. Minsan nga umaabot pa ng kinabukasan. Lalo kapag sinigang, guys. Kunwari, lulutuin niya ng before lunch, aabot pa siya ng the next day ng umaga. Tapos nagiging ulam pa namin siya. Tapos si Jowa magluluto siya ng bandang hapon, ulam naman namin sa gabi. So, ganun yung budgeting namin, guys, pagdating sa pagkain. Sa sales ng tindahan, sa kita ng tindahan. And then sa other expenses pa, like sa mga personal hygiene namin, syempre deodorant, napkin, shampoo, conditioner, ayan. Ang ginagawa ko, so nagsasabay ako ng ano sa tindahan club, yung mga Unilever products, doon ako nag-order ng shampoo at conditioner. So mas makakatipid. Tapos, iyon po, kinukuha ko sa YouTube salary natin. Sasahod natin dito kay Lolo Whitey. Doon ko kinukuha yung mga pang personal. Like kapag may nagustuhan kami na, kunwari si Jowa, gusto niya bumili ng sandok, tsaka kaldero, doon namin kinukuha guys. Kaya nakakaipon din kami ng mga iba pang gamit. Like nung mga nakaraan, wala kaming electric pan, nakabili kami ng electric pan, ng sopa, ng kung ano-ano pa. Yan, mga pinaghalo-halong kita ng tindahan at YouTube salary natin. So, ganun lang guys yung pagbabudget namin sa mga expenses and sa mga bills. Talagang budgeting talaga ng matinding pagbabudget talaga yung kailangan, lalo na kapag hindi masyadong malakas yung tindahan. Lalo na kung sobrang mabenta yung tindahan mo, kumikita ka ng 10,000 or bumibenta ka ng 10,000.
Kung sa 10%, tama ba ako, 1K ang sa'yo doon. So, talagang buhay na, di ba? 1,000 ang kita mo sa isang araw. Daig mo pa yung nagka-company, di ba? Yung maghapong nakatayo, di ba? Kumikita ka ng 1,000. Kung ang benta mo ay 10,000, di ba? Ganun lang, guys. Ganun lang ako mag, budget. Yun lang yung mga diskarte ko. Kaya, alam nyo na, tayo ay, plus, nakakakuha pa ako paminsan-minsan, di ba, tayo may other expenses pa tayo, lalo ngayon, yung na-share ko sa inyo na tatlong beses na kami nakahulog dun sa motor, kasi kami na yung nagbayad, kasi yung aksidente namin, guys, kasi, di ba, hindi na nagbayad yung driver ng jeep. So, kami yung nagbabayad dun sa nasirang motor na hiniram namin nung kami ay umalis. So, ayun, abot pa siya ng next year. 1,550 monthly yun. So, nakakatulong din si GCash para mabayaran namin yun. Kaya, ayun, plus sa tindahan, kumukuha din kami ng 50 pesos a day. So, ganun yung pagbabudget namin, guys. Ayun, kapag kulang naman, or kunwari, 1,300 lang, kulang pa ng 250, doon ako naman kumukuha. Kasi, napalago naman na natin yun sa GCash. Imagine, nagsimula lang tayo sa 500, tapos umabot na siya ng 10,000 mahigit, diba? Yung mga utang namin sa tao dati, nabayaran na din namin dahil sa GCash. So, ayun lang mga kasari. Ganun lang yung pagbabudget sa mga bills and other expenses dito sa tindahan at sa bahay. So, yun lang mga kasari yung ma-share ko sa inyo na mga diskarte na ina-apply ko kaya kami nakakabayad sa mga bills natin and other expenses sa ating sari-sari store at sa ating bahay. So, yun po. Sana nag-enjoy kayo sa mga shinare ko sa inyo. Gawin nyo din po ito or malay nyo, ginagawa nyo na rin to. Hindi natin alam. So, yun lang po mga kasari. Sana nag-enjoy talaga kayo. And don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys. Keep safe everyone. Bye!